Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikasyam sa buwan ng Hulyo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, dalawang lalaki tiklo sa magkahiwalay na by-bus operation ng Bongabong at Socorro Municipal Police Stations. Mga atletang nag-uwi ng medalya mula sa palarong pambansa, binigyan ng pagkilala ng pamalaang lungsod. At Mayor Hubert Dolor ng Puerto Galera nagbigay ng kanyang ikawalong ulat sa bayan. Sa detalye ng ating mga balita, matapos umusa dito ang 30 ng Hunyo ang orientasyon ng mga senior citizens sa lungsod hinggil sa mga kaalaman sa paggamit ng computer. Aktwal na sumailalim ang mga nasabing personalidad sa tamang paggamit ng computer umaga ng 9 ng Hulyo sa kasalukuyang taon sa Computer Laboratory ng Old City Hall sa lungsod sa pangunguna ni City Management and Information System Division Chief Mr. Mervin Abogado at iba pa. Itinuro sa kanila ang paggamit ng Microsoft Word, Excel at ang pag-i-internet. Kabilang rin sa mga tumutulong sa pagkatuto ng mga matatanda, ang ilang mag-aaral ng City College of Calapan na sila nagsisilbing tutor ng mga ito. Samantala, layunin na nasabing gawain na mabigyan pagkakataon ng mga nasabing personalidad na makaiwan sa pagkabagot, ganun rin upang matuto silang makipagkomunikasyon sa mga malalayong mahal sa buhay sa pamamagitan ng internet kabilang na paggamit ng social media. Nito ay kawalo ng kasalukuyang buwan sa inisyatibo ng DOH at sa pakikipagtulungan sa pamalaang lalawigan at pamalaang lungsod, sumailalim sa isang training program ukol sa mga napapanahong sakit na lumalaganap ngayon at ang mga pamamaraan kung paano ito maiiwasan ang may 87 BHWs mula sa 18 barangay sa lungsod. Ayon kay Nurse Ruel Mercado ng DOH Region 4B, layunin na nasabing gawain na madagdagan ang kaalaman ng BHW sa pagsasagawa ng mga paunang lunas sa iba't ibang klaseng sakit na maaaring makuha sa kapaligiran o dulot ng mga taong may nakakahawang sakit. Number one po layunin natin kasi masyado po mataas ang ating mga malalanggod dito ayon sa panganganap. Yung mga namanganap na mamamatay masyado po mataas ayon mga kasi kulang po tayo ng mga health worker na tumutulong pa sa mga malalayong lugar kasi hindi na po nila nadadala sa mga health facilities. Kaya tinutulungan na po natin yung mga BHW na matuto ng mga simpleng first aid para sa nila sila po ang gagawa kung sakaling may mga yung mga simpleng sakit lang o kaya yung first kailangan bigyan ng first aid para pabigyan ng mga lunas. Ana sabi nga wa ay nagkasalukuyang nasa ika-anim na batch na kinapapalooban na at kinapapalooban at tatagal hanggang sa ika-11 ng buwang kasalukuyan. Samantala, ikawalo ng buwang kasalukuyan binigyan ng pagkilala ng pamahalaang lungsod sa pangungunan ni City Mayor Arlan Panaligan ang mga manlalarong ng lungsod na lumahok sa palarong pambansa nitong Mayo at ang bigay ng karangalan sa siyudad ng Calapan sa pamamagitan ng pag-uwi ng mga medalya. 5 atleta ang pinarangalan at nabigyan ng insentibo na kinabibilangan nila Angelica Rica Blanca na nag-uwi ng silver medal sa Army Secondary, Silas Keisa Merilles na bronze medalist sa chess secondary, Maurice Gauvain Dabi na bronze medalist sa swimming ng 100 meter at 200 meter breaststroke, Aaron Villiao na bronze medalist rin sa swimming sped 50 meter freestyle at 50 meter breaststroke at Alisa Alessandra Balintatao na dalawang bronze medals rin ang naiuwi mula naman sa swimming sped 50 meter breaststroke at 50 meter backstroke. Samantala, binigyan pagkilala rin ng city government ang coaches ng mga naturang atleta na kinabibilangan ni Arnis, secondary coach Albrix Colocar, chess secondary coach na Maria Edita Alcuran at swimming sped coach Rachel Dalumpines na pawang tumanggap rin ng cash incentives dahil sa kanilang matiyagang pagtuturo at paggabay sa mga manlalaro.
At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ng mga ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Nais sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with a future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Ika-29 ng Hunyo ng kasalukuyang taon, timbog ang isang lalaki sa bypass operation ng Bungabong Municipal Police Station sa pinangungunahan ni Police Inspector Jordan Caranto Tomas sa patnubay ni Chief of Police Senior Inspector Ryan Ikin Cabatuan at pakikipag-ugnayan sa PIDEA 4B. Ang suspect ay kinilalang si Jerwin Roa Bravo, 36 na taong gulang at residente ng barangay Labasan na nasabing bayan. Huli sa akto si Bravo habang nagbebenta ng maliit na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa pagganap na buyer. Kumpiskado mula sa suspect ang siyampang heat seal transparent plastic sachets na naglalaman pa rin ng hinihinalang ipinagbabawal na droga. Iba't ibang drug paraphernalia at isang cellphone na pawang din nila sa PNP Regional Crime Laboratory 4B para sa eksaminasyon. Samantala, isang pinaghihinalaang tulak ng shabu pa rin ang nahuli naman sa bypass operation na mga operatiba ng Socorro Municipal Police Station na pinamumunuan ng hepe nito na si Senior Inspector Marites Peñaflor dakong alas 10 na gabi, kawalo ng buwang kasalukuyan. Kinilala na ang suspect na si Raymond Camacho, 27 taong gulang, residente ng barangay Zone 3 ng nasabing bayan. Ayon kay PSI Peñaflor, hindi na nakapalag si Camacho ng isagawa ang bypass operation malapit sa gate ng bahay ng kanyang tinitirhan na tinatiyang 200 hanggang 300 metro ang layo mula sa istasyon ng pulisya. Nakumpiska mula sa suspect ang 11 plastic sachet na may lamang pinaghinala ang shabu o metametapine hydrochloride, isang hindi lisensyadong 22 Magnum revolver, perang nagkakahalaga ng 2,690 pesos, kasama na ang bypass money, isang Nokia cellphone at keychain na pinaglagyan niya ng ilegal na droga. Tinatiyang humigit kumulang sa 10,000 piso ang halaga na nakumpiskang hinihinalang shabu mula sa suspect. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya si Camacho at hinahanda na ang kasong isasampa dito dahil sa paglabag niya sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 at sa batas na ilegal na pagdadala ng baril. Antabayanan na yung mga balita makalipas naman ng paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, Premyo, 2,000 piso, Bingo 4, BING, Premyo, 20,000 piso, Bingo 5, BINGO, Jackpot, 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, Jackpot, 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, Premyo, 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available now.
na sa Bingo Mentor. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang